Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Ambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Kaya-kaya niyang pantayan ito, kung sino to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo, syempre dito sa channel ko. At syempre, sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay talaga namang excited na sa darating na Miss Universe dahil syempre ang ating pambato na si Michelle D ang kaabang-abang sa Miss Universe. Yung iba talaga inaabangan nila. Ano kaya mararating ni Michelle D sa Miss Universe? Yung iba naman sinasabi nila na kung maliligwak naman ang Michelle D sa Miss Universe. Maraming mga agam-aga, maraming pagdududa. Yung iba naman talagang nagtitiwala. Ako tatanungin ninyo, 100% akong nagtitiwala kay Michelle D sa ating pambato ng Miss Universe na kaya niya makipagsabayan sa lahat ng kandidata na lalakok dito sa competition. So, yon. So, si Michelle D ang ikalawang kandidata na magkukumpit sa international pageant na nanakakuha ng dalawang major title dito sa national pageant sa Pilipinas. Ito nga ang Miss World Philippines at saka ang Miss Universe. O, di ba? Miss Universe Philippines. Siya yung pumapangalawa kay Catriona Gray. Pero hindi naman sila yung talagang first time na nakakuha ng dalawang title. Dahil si Kathleen Aguilar, syempre consider natin siya. Dati siyang Miss Earth Philippines na naging Miss World Philippines. O, di ba? And then, may isa pa eh. Miriam Kiambao, dating Miss World Philippines na naging Miss Universe Philippines. Pero kasi si Miriam Kiambao, hindi naman siya nakapag-compete sa international ng Miss World. Si Catriona Gray talaga. Siya talaga yung masasabi natin na nakakuha ng best major pageant na mataas-taas yung posisyon. Kasi ang Miss World kasi is pangalawa sa Miss Universe. So, Miss World and then Miss Universe. Oh, so, si Michelle D ganun din. Kaya, isa to sa mga tinitingnan natin na bala ni Michelle D dito sa competition ng Miss Universe. Kasi, alam naman ng buong mundo na si Michelle D ay lumaban na sa Miss Universe. Pero kasi, kung titingnan mo yung impact na katulad ni Catriona Gray, eh, hindi ganun kalaki yung impact. Maraming nagsasabi na kaya daw ba ni Michelle D marating ang narating ni Catriona Gray. To be honest, kung titingnan mo, iisa yung path nila eh, yung dinaanan nila, di ba? Si Catriona Gray galing Miss World Philippines and then lumaban ng Miss World. And then, ayun, talaga si Catriona talaga, ano siya doon eh, bet siyang manalo noon sa Miss World. And then, si Michelle D, kung ikukumpara mo, magkaiba. Kasi si Michelle D naman, lumaban ng Miss World Philippines, nanalo ng Miss World Philippines kasi, syempre, sino ba namang hindi nakakakilala kay D? Sino ba namang hindi nakakakilala sa mga Marquez? And then, lalo na, ang nanay niya ay si Miss Melanie Marquez, di ba? So, yon. Pero, syempre, wala naman tong kinalaman sa laban ni Michelle D sa Miss World. Kumbaga, parang nakakatulong sa national pageant na kung anak kasi ito ni Melanie Marquez. O, di ba? So, yon. So, dinala siya sa Miss World at naka-top 12 siya. And then, ito naman si Michelle D, si Catriona Gray ay naka-top 5 sa Miss World. So, doon pala, makikita mo na malayo yung diferensya nila. Kasi si, top 5, si Michelle D, top 12. O, kumbaga, si Catriona, iba talaga yung level. Kung titignan mo. And then, pareha sila nag-attempt na sumali sa Miss Universe Philippines. Doon kay Catriona, nakita mo yung transformation eh. From the universe, Miss World to Universe, di ba? So, nakita mo kagad na ang laki ng pagbabago. Ang laki ng ipinakitang pagbabago ni Catriona Gray. Kasi from sweeties, di ba? Napaka-sweet kasi ni Catriona. Tapos biglang naging fierce, di ba? So, yon ang hirap kaya nun. At kahit yung makeup niya, yung styling niya talagang magugulat ka kasi iba. And then, she's the more confident nung lumaban na siya sa
sa Miss Universe Philippines kasi nga she's wanted to win talaga na maging Miss Universe Philippines. So yun, ayun yung talaga nakita kong pinagkaiba ni Michelle D at saka ni Catriona Gray. Pero kasi si Michelle D din naman, gumawa din naman ng paraan kung paano may iba. Kasi kung titignan mo siya dito sa Miss World Philippines noon, sobrang long hair, sobrang parang kakaiba eh, parang sobrang tahimik lang. Pero kasi yung height, oo, yun talaga panalo. And then, ayun na, pagdating dito sa Miss Universe Philippines, nagpa-short hair na mas bumagay sa kanya. Mas nakita mo yung transformation niya na parang ando doon yung malakas na yung dating lalo. O, di ba? So, yon. Kaya lang kasi ang pinagkaiba nila, si Catriona isang beses lang sumali sa Binibining Pilipinas, sure win na. Pero eto kay Michelle D, medyo parang lumiko-liko pa yung kanyang destination eh. Doon mo mararamdaman, ay, it's not her time talaga. Kasi kung mapapansin mo, nung nakaraang taon na laban niya sa Miss Universe Philippines, siya na talaga yun eh. Wala namang ibang pwedeng manalo doon, pero nalusutan siya ni Celeste Cortesi, di ba? As in talaga nalusutan siya na tinanggap niya yun ng buong puso niya. Tapos marami na nagsasabi na, oh, sayang naman kasi di ba parang natalo ang isang Miss World Philippines at natalo ang anak ni Melanie Marquez dito sa Miss Universe Philippines. That is impossible. Mm-hmm. So yon. Pero nagbalik at Michelle D na matapang na nagbalik at nagbaka sakali. So doon pala makikita mo na magkaiba na hindi sila parehas ni Catriona Gray kasi si Catriona Gray parang iba yung determination niya, iba yung heat niya. Samantalang si Michelle D kasi ramdam din naman natin no, nakaraan taon medyo parang wala eh, parang relax lang si Michelle D. So yung ikalawang laban niya doon talaga nakita mo na yung determination niya, nandoon na yung takot na ako, baka hindi ako manalo dito. So ramdam mo. So kumbaga kung bibigyan mo siya ng grade, mas mataas talaga yung grado ni Catriona Gray kay Michelle D. So doon pa lang makikita mo na yung diferensya nila. Kaya parang hindi mo masasabi na parehas ba sila ng ano ng pat. So doon mararamdaman mo na. Pero pagdating dito sa Miss Universe, magkaiba syempre. Iba yung ginawang performance ni Catriona Gray, iba yung pinapakita ngayon ni Michelle D. Ang tanong dyan, yung kung ano ba ang narating ni Catriona Gray dito sa Miss Universe ay pwede bang makuha din ni Michelle D? Ang sagot ko naman dyan ay oo. Yes, bakit hindi? Bakit hindi pwedeng makuha ni Michelle D ang nakuha ni Catriona Gray? So, kung titignan natin, I think iba ang ino-offer ni Catriona Gray noon, iba ang ino-offer ni Michelle D ngayon. Possible ba na si Michelle D na ang next Miss Universe? Yes. Bakit naman hindi? So, nakikita ko na complete naman itong si Michelle D. Complete package siya para sa Miss Universe. Meron siyang matibay na advocacy. At kung titignan mo yung advocacy ni Michelle D, noon niya pa rin itong ginawa. At kung titignan mo rin yung advocacy noon ni Catriona Grace, is the same. Na ando doon yung determination nila. Very transformational leader, yes. Very transformational leader si Michelle D dito sa competition na Miss Universe. At ayun yung malaki niyang bala sa competition na to. At yun yung pinaniniwalaan ko. Pagdating sa height, talaga naman masasabi mo may ibubuga, body, sobrang sexy, long-legged, and then I think pasarela, wow, kumakabog na ang pasarela niya ngayon, styling, may sariling styling. Kumbaga masasabi ko, kung ano ang paghahandang ginawa ni Catriona Gray noon, syempre magkaiba sa paghahandang ginagawa ngayon ni Michelle D. At para sa akin, doon sa nagsasabi na dapat biyahin niya si Catriona kung paano naghanda. I think no. Dapat matuto si Michelle D na gawin ang lahat ng kanyang makakaya para sa kanyang laban sa Miss Universe. Kung talagang gusto niya talagang manalo ng Miss Universe, bigay niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ipag-aralan yung maigi kung ano ang meron sa competition ng Miss Universe at yun yung paghandaan niya. Alam ni Michelle D na malalakas ang kalaban niya ngayong taon na to sa competition na to. So dapat pagplanuhan niyang maigi kung ano ang ibibigay niya
na performance, ano ang ipapakita niya sa mga gagamitin niya, at ano ang susuotin niya at styling na gagawin niya sa competition na Miss Universe. So yun yung dapat gawin ni Michelle D. Hindi yung parang eh dapat tutukan ko kasi yung mga kandidata. No, dapat alam niya kung paano niya ipipresent yung sarili niya. And I think alam naman ni Michelle D yun. At yun yung pinangahawakan ko kay Michelle D. Kasi alam ko na malaki yung bala ni Michelle D sa competition ng Miss Universe. At alam ko na kaya niyang i-present ang bansa natin sa Miss Universe ng bonggang-bongga hanggang sa makarating sa dulo ng competition. Matapang ang isang Michelle D at marunong kung paano gumalaw sa competition. I think she wanted to win. And then of course, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para manalo sa competition. I think she's the strongest candidate. And I think strong siya kung paano niya ilalaban yung bansa natin sa Miss Universe. Kaya sa mga nagdududa dyan, huwag kayong magduda. Ang gawin ninyo ay magtiwala sa pambato natin. Dahil alam ko na gagawin ang lahat ng makakaya ni Michelle D para sa competition ng Miss Universe ngayong taon na to. So maaaring magkaiba ang ginagawang preparasyon noon ni Catriona at saka ni Michelle D, pero hindi imposible na makuha ni Michelle D ko ano ang narating ni Catriona Gray noon sa competition ng Miss Universe, di ba? So hindi imposible yun, lalo na dalawang beses na nag-meet itong si Catriona at saka si Michelle D. Dalawang beses na sila nagkasama sa event. For sure, nagkausap na sila. For sure, nagbigay na to ng advice si Catriona dito kay Michelle D. And then for sure, ito naman si Michelle D ay nag-ask na rin ng kung ano yung mga dapat niyang gawin para sa laban niya sa Miss Universe. I think Michelle D she's prepared. I think. So, kaya excited na ako sa darating ng Miss Universe kasi gusto ko makita kung ano ba yung pinaghahandaan ngayon ni Michelle D. Sa ngayon, nakikita natin yung kanyang pasarela, di ba? So, kung paano niya nanilalakad. To be honest, nakita ko yung improvement ng paglalakad niya. Mas panalo ngayon, mas pumipitik, mas bumabali yung mga tuhod. At talagang masasabi ko, oh my God, talagang level up yung kanyang galawan sa pasarela. Pero kasi ito kasi pinapakita nila dito, syempre may iba pang bala yan pagdating sa competition. Hindi naman nila ipapakita yan lahat kasi itong nakita ko na walk to ni Michelle D, nagawa na yan ni Celeste Cortez noon sa Miss Universe, di ba? Pero hindi nila ipinakita yan noon sa training nila. Iba yung ipinapakita. So ibig sabihin, si Michelle D, meron siyang pinaplano na ipapakita pa ng more na ikagugulat natin lahat sa darating ng Miss Universe. And then yung styling, I think, hindi ko alam eh. So basta ako, may mga makeup kasi si Michelle D na nakikita ko na wow, ang ganda. And then parang feeling ko mas bagay sa kanya yung banat ba or wet look. Ako siguro mas gusto ko kung ganito ang gagawin niya. Kasi ito bagay talaga kay Michelle D. Ganito din sana ang gawin niya sa Miss Universe, yung makeup, yung banat ng buhok. So sana magawa niya to. So hindi ko lang alam kung magwe-wet look siya sa swimsuit brown at then magbabanat siya ng ganito sa evening gown. So mas bagay kay Michelle D yun. And then of course, hindi naman na kailangan pa mag-exercise ni Michelle D kasi maganda na ang katawan niya. And then, nandoon din yung height. Ang ganda din ang height ni Michelle D. Plus, nandoon din talaga ang ganda ng kulay. Very oriental beauty. And then, yung mga oriental beauty, never pang natalo sa Miss Universe, di ba? Yung mga kandidatang pinadala natin, never pa silang na thank you girl. Ang huli nating ipinadala na oriental beauty, moreno beauty, ay si Beatrice Luigi Gomez, na talaga naman masasabi ko, nakarating hanggang top 5. And she's a very beautiful, di ba? And then, ganun din, of course, si Michelle D. So, doon naman siya nagsasabi na kung magto 2.0 etong si Michelle D ni Beatrice Luigi Gomez. I think so. Kaya niya. Kaya niya pang lagpasan. So, mataas yung expectation natin. Kasi, syempre, una, it's a Michelle D. Michelle D is a Michelle D. And then, pangalawa, anak ni Melanie Marquez. O, diba? So, alam naman natin, ang mga Marquez, iba din yan talaga sa entablado. Don't underestimate yung mga kakayahan ng mga Marquez sa entablado ng beauty pageant. Kasi, Winwin Marquez talagang kumabog.
Melanie Marquez. And then of course, ngayon, itong si Michelle Marquez di ang kaabang-abang. So nandun doon ako na parang I'm so excited kasi parang mauwi kaya ni Michelle di ang corona, mag-title kaya siya. Diba? Kung tutuusin, nalagpasan niya na yung nagawa ng nanay niya. Kasi napadala na siya sa Miss World. O diba? Napadala siya dito sa Miss Universe. Kumbaga, Melanie Marquez is only Miss International. Pero, syempre, iba pa rin yung dapat ipatunayan talaga ni Michelle D sa competition. So, I'm so excited. Relax. Dahil naniniwala ako na kakabog ang Michelle D sa entablado ng Miss Universe. Do you agree, guys? Ako, yes. Nasisense ko. So, yun. So, let's see. Tignan natin kung ano yung ipapakita ni Michelle D sa competition ng Miss Universe. At tignan natin kung makakarating na ba ang isang Michelle D hanggang sa dulo ng laban. So, yun. I'm so excited! Nako, nakakaloka. So, kaya ni Michelle D pantayan ko ano yung nagawa ni Catriona Gray sa Miss Universe. And I believe her and I trust her. So, ikaw ba, naniniwala ka ba na kaya ni Michelle D makipaglaro sa competition ng Miss Universe? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys, maraming salamat po, syempre, sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasabi subscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated, syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan! Paalam! Thank you guys! Oh,